So, ito na naman another error na naman to. We previously made a reaction video. So, one of the errors ang nakita natin is itong particulars niya. Particular. So, itong SI number na ilalagay mo daw dito sa cashier book mo for your sales transaction, this is wrong. Because the sales invoice number or official receipt, if you are seller of service, is not required. Hindi siya mandatory, hindi siya required ilagay o record o itala sa inyong books of accounts. Why? So, we will visit again the section 4 of the bookkeeping regulation. This is revenue regulation number B1. The bookkeeping regulation, the mother of all bookkeeping. So, ang sabi dito, section 4, journals, ledgers, and their equivalents. Jump na po tayo dito sa sentence na to. So, every entry in the general journal shall carry a brief but complete explanation of the nature of the business transaction. Hindi niya sinabi na ilagay mo yung sales invoice number, official receipt number. Ang sinabi niya, brief, maikli lang, but complete explanation of the nature of the business transaction. So, ang pinaparecord o minamandate o nire-require ng bookkeeping regulation sa taxpayer na i-record sa kanya books of accounts ay brief but complete explanation of the nature of the business transaction. Not sales invoice number, because sales invoice number is not part of the nature of the sales transaction. Not official receipt number, because official receipt number is not part of the nature of the business transactions. So, kung i-correct natin ito, ang ilalagay natin dito ay, since this is sales transaction, ang ilalagay mo, sales of the merchandise, if you are seller of the goods. Sale of merchandise goods. Eh, sir, ang dami ko na bentang produkto, iba't ibang produkto binibenta ko. Like, for example, sari-sari store. May namili sa akin ng chicharo, may namili ng itlog, ng sardinas, ng noodles, ng bigas. Kailangan ko ba, sir, isa-isahin pa, i-specify ko pa? Ano-ano yung mga nabenta ko diyan sa ano-ano yung mga nabenta ko at i-record diyan sa aking cash receipts book? Hindi na. Kasi ang sinabi naman ng bookkeeping regulation, brief. I-clear mo lang. So para isa-summary mo siya. But complete explanation of the nature of the business transaction. Ano ba yung nature? Sales. So paano natin i-record yung nature of the business transaction pero brief lang siya, incomplete. Ilalagay mo dito sales of merchandise goods. So, pag sinabi namin brief, ang practice namin dito, itong isang row dito, yung malaking column na yan, makikita nyo, yan isang row. Example po ng cashier sheets journal sa mga hindi pa nakakakita, kasi yan ay siguro Excel format. Ito po yung actual. Ayan, ito yung actual. May makikita po kayong big column dyan, yan yung second column. Diyan po nilalagay yung brief description. At ang title niya na hindi particulars, kundi brief description. So, mali po yung SI number, OR number, ha? Brief but complete explanation of the nature of the business transaction. Although hindi naman prohibited o pinagbabawal yung SI number, OR number, kaya nga lang ang requirement is brief but complete explanation of the nature of the business transaction. So, yun ang violation mo. Wala kang brief explanation of the nature of the business transaction. Pwede mo naman ilagay ito, isingit mo. Kaya lang, ba't mo pa ilalagay? Di naman pinapagawa eh. Di ba? Nadagdag pa sa trabaho mo. Eh, paano sir? The following day, nakabenta ulit ako. Merchandise goods ulit. Hindi, ganun din ilalagay mo. Brief but complete explanation of the nature of the business transaction. Bawal po yung ganun na, yung do. Kasi minsan yung mga students natin, ganun ang suggestion, ganun daw, mali po yun. Wala pong legal basis na i-do mo siya. Ibig sabihin, this is the same from the previous recording. No, mali po yun. So, ang gagawin mo, kukopyay mo lang din ulit. The following day, kung parehas nga ng transaction, hindi parehas lang din ng brief description, tama? Sales of the merchandise goods. So, hindi mo na kailangan specify pa ano yung mga nabenta mo. Kasi ang sinasabi ng batas natin, the bookkeeping regulation, RRB1, brief but complete explanation of the nature of the business transactions. Ha? So, common error yan. Common error. Another...